May mahigit 1,000 na uri ng nakakalasong mga halaman sa buong mundo. At ang iba dito ay baka nasa bakuran mo lang pala. Kaya makakatulong sa inyo ang video na ito para malaman nyo kung gaano kadelikado ang mga halamang ito kapag hinahawakan o kapag kinakain. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Himalayan Balsam. Ang halamang ito ay native sa Himalayas at ito ay makikita na rin saan mang bahagi ng Northern Hemisphere. Subalit ito ay kinukonsiderang invasive species sa karamihang lugar. Bagaman ang halamang ito ay hindi nakakalason sa hayop at tao, subalit ito ay itinuturing na isang problematic plants. Sapagkat ang mga halamang ito ay tumutubo ng makakapal na kung saan ito ay nakikipag-agawan ng space, sunlights, at nutrients ng mga native na grass at iba pang mga halaman sa lugar. Ang halamang ito ay klase ng isang annual plant kaya ito ay namamatay pagsapit ng taglamig o winter. Dahil dito, ito ay nagdudulot ng pagkakalbo ng mga river banks at malagay sa peligro ng soil erosions dahil wala nang makakapitan ng mga halaman. Bagamat ang halamang ito ay itinuturing na problematic plants, subalit ito ay may malaking ambag at pakinabang sa mga tao. Dahil ang mga buto nito ay pwedeng kainin kahit luto man o hilaw, at ang dahon naman ay pwedeng ipangsangkap sa sabaw at mga salad. Subalit ang bulaklak nito ay ang delikado kapag nasobrahan dahil sa high mineral content na taglay nito. Gayunpaman ito ay nawawala kapag niluluto ng maayos. Venus Flytrap. Ang Venus Flytrap ay ang pinakapopular na carnivorous plant sa buong mundo. Ito ay native sa subtropical wetlands ng East Coast ng Estados Unidos. Mula North Carolina hanggang South Carolina. Sa unang tingin, ang Venus Flytrap ay isang normal na halaman lamang, subalit ito ay may kakaibang kakayanan na di kayang gawin ng ibang halaman. Inaakit nito ang kanyang mga prey sa pamamagitan ng kanyang kaakit-akit na kulay at matamis nitong amoy. Makikintab at mapupulang kulay ang bawat dulo ng dahon nito at naglalabas din ito ng napakahalimuyak na amoy na parang hinog na mga matatamis na prutas na siyang mga pangunahing kinakain ng iba't ibang uri ng mga insekto. Sa loob ng dahon nito ay mayroong maliliit at pinong hibla. At kapag mag-alawang magkabila ang hibla na ito, ay tiyak na matatrap ang mga prey nito sa oras na sila ay dadapo rito. Sapagkat ang bawat dulo ng mga dahon nito ay mayroong mga tinik na siyang nagsisilbing proteksyon para hindi makakawala ang kanilang mga mabibiktima, at ito ay ang tinatawag na cilia. Sa oras na makakahuli ito ng kanyang prey, ito ay agarang magre-release ng kanyang digestive enzymes para tunawin ang kanyang prey sa loob ng 2 linggo. Sa kabila ng pangalang Venus Flytrap, sila ay hindi masyadong specialized sa panghuhuli ng mga flies o langaw. Sa halip mas paborito nitong hinuhuli ay ang mas malalaking prey katulad ng salag-ubang, gagamba, langgam at marami pang iba. Mas malaki mas masustansya kaysa maliliit na langaw. Sundew. Ang sundews ay miyembro ng genus na Drosera. Ito ay mayroong 200 species sa buong mundo. Bagamat ito'y makikita sa Africa at Australia, ang sundews ay makikita na rin sa lahat ng continent maliban sa Antarctica. Ang sundew ay natatabunan ng mahahaba at malalagkit na tentacles. Ito ay isang predatory plant na parang taga-ibang planeta. Ang naggagandahan at makukulay na dahon na may matatamis na nectar ay ang paboritong landing spot ng mga insekto. Kapag may prey na maglalanding dito, ang mga tentacles ng sundew ay unti-unting magsasara hanggang sa manghihina at malulunod sa matatamis na nectar nito. Aabot lamang ng 6 na segundo o di kaya 45 na minuto, depende sa species ng sundews para tunawin ang kanilang mga prey. Sa lahat ng species ng sundew, tanging ang Cape sundew ay ang isinasara ang kanyang dahon kasabay ng mga tentacles para siguraduhin hindi na makakawala ang kanyang prey. Jumping Cholla. Ang Jumping Cholla, o mas kilala rin bilang Hanging Chain Cholla, ay isang uri ng Cholla cactus na native sa Sonora at southwestern United States. Sa unang tingin, ang Jumping Cholla ay kahaleng tulad lamang ng mga ordinaryong cactus. Subalit ito ay kakaiba sa lahat. Ang height nito ay kalimitang umaabot sa 4 metro o 13 pulgada na may drooping branches ng chain fruits. Kulay green ang mga branches at ito ay napapalibutan ng mga makakapal na tinik na umaabot mula 6 hanggang 9 na milimeter ang haba. Ang Jumping Cholla ay kapamilya rin ng Teddy Bear Cholla na may mas makakapal na mga tinik na nakapalibot sa mga branches nito. Ang halamang ito ay namumulaklak at nagpuproduce ng mga bunga na may mga buto. At ang buong tangkay ay napapalibutan ng mahahaba at matatalas na mga tinik.
At ang mga tinik nito ay siyang nagsisilbing proteksyon para mas lumago pa ang bilang ng kanilang species sa ecosystem. Dahil sa oras na makaramdam ang jumping choya ng kahit anumang dumadapo dito, ay bigla na lang itong tutusok sa balat at hindi ito basta-bastang natatanggal. Dahil ang mga tinik ng choya ay may mga barb na nakaharap pabaliktad. Kaya kailangan mo talagang puwersahang paghihila para matanggal ang mga tinik nito. At kapag ginawa mo ito, ang mga tinik at barb ay mababali at maiiwan sa balat. Dahilan para magdudulot ng pagkasugat sa balat at muscle tissues. Ito rin ay mag-iiwan ng matinding kirot sa mga parte ng katawan na nasusugatan. Kaya kapag nakita mo ang halamang ito, huwag na huwag nyo na itong lalapitan para hindi kayo masusugatan. Mimosa pudica. Ang Mimosa pudica ay isang uri ng creeping annual or perennial plant na pamilya ng mga peas o legumes. Ito ay native sa tropical South and Central America, subalit ito ay ipinakilala na rin sa lahat ng continent maliban sa Antarctica. Ang pangalan nito ay nakuha mula sa Greek word na mimos, na ang ibig sabihin ay mimic, dahil gumagaya ito ng kilos ng mga hayop, at pudica na ang ibig sabihin ay shy, o mahiyain. Ito ay kilala rin sa iba't ibang pangalan kagaya ng sensitive plant, humble plant, shame plant, at ang pinakasikat sa lahat ay ang touch me not. Ang halamang ito ay kalimitang nakabuka kapag nasa tamang kondisyon. Maliban na lang kapag ito ay nahahawakan, o kapag sobrang mainit o malamig ang panahon, at lalong-lalo na kapag nauuga ang kanilang tangkay. Ang pagtiklop ng mga dahon ng halamang ito ay ang kanilang defense mechanism. Ginagawa nila ito para maproteksyonan ang kanilang sarili. Para pagsapit ng gabi ay hindi sila magiging kaakit-akit na pagkain ng mga herbivores na mga hayop sa kagubatan. Pitcher plant. Ang pitcher plant ay isa sa maraming uri ng carnivorous plant na may modified na dahon na popular bilang pitfall traps. Ang pitfall traps ay ang prey trapping mechanism na meron ang halamang ito. At ito ay malalim na butas na kasing hugis ng isang pitcher. Sa loob nito ay mayroong digestive liquid na siyang tumutuno sa mga prey sa oras na ito ay mahulog rito. Ang halamang ito ay may common strategy para makahuli ng kanilang prey. Inaakit nila ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga matitingkad na kulay at matatamis nilang nectar. Ang rim ng pitcher plants ay madulas lalo na kapag ito ay basa. Kaya sa oras na ito ay maapakan ng kanilang prey, ay siguradong mahuhulog sa loob ng pitcher at imposible nang makalabas pa. Dahil bukod sa madulas, meron din itong laman ng digestive liquid na magsisimulang mag-process sa oras na may prey na mahulog rito. Ang pitcher plant ay isang death traps para sa karamihan. Subalit minsan ito ay safe na tirahan para sa iba katulad ng frogs. Ginagawa nila ito para makaiwas sa kanilang maninila. At ito rin ang pinagkuhanan nila ng inuming tubig pagsapit ng summer. Squirting cucumber. Ang squirting or exploding cucumber ay isang uri ng trailing herbaceous plant na sakop ng gourd family. Ito ay native sa Mediterranean region. Subalit ito ay ipinakilala sa iba't ibang areas. Ang squirting cucumber ay isang uri ng nakakalasong halaman. Ang pagkain ng labis sa kahit anumang parte ng halamang ito ay napakadelikado. Sapagkat ito ay may content ng cucurbitacins. Ang toxin na ito ay ang nagpo-produce ng sobrang pait na lasa at ito ang sanhi ng pananakit ng tiyan. Pagsusuka at diarrhea sa kung sino man ang kakain nito. Ang cucurbitacins ay isang uri ng laso na kalimitang makikita sa mga cucurbit family. Kabilang na dito ay ang squash, pumpkin, zucchini, cucumber, melons, at gourds. Ang ilang miyembro ng gourd ay kinakain ng iba't ibang uri ng hayop na siyang tumutulong sa pagpapakalat ng mga buto. Sa pamamagitan ng kanilang mga dumi. Para ito ay tutubong muli at para magpaparami. Habang ang halaman namang ito ay pumuputok na parang machine gun, ito ang paraan nila para magpaparami ng kanilang binhi. Kaya nila ginagawa ang mga ito. Kapag nahinog na ang bunga ng squirting cucumber ay kusa na lang itong matatanggal mula sa mga tangkay nito. At mag-explode ng kanyang mga buto, na kayang umabot ng 3-6 na metro, o katumbas ng 10-20 na pulgada mula sa halaman. Deadly Nightshade. Ang Deadly Nightshade ay isang uri ng herb ng pamilyang Nightshade. Ito ay native sa Central at Southern Eurasia. Ang halamang ito ay lumalaki lamang hanggang 1.5 meters. O mula 4-5 pulgada ang kabuuhang haba. Ang dahon nito ay may mapuputlang kulay berde, habang violet o greenish na kulay naman ang bulaklak.
Ito ay namumunga ng itim na berries, subalit huwag magpapalin lang dito, sapagkat ito ay nakakalason. Ang ugat ng halamang ito ay ang parte na may pinakamataas na lason. Subalit ang isang dahon nito, ay sapat na para kumitil ng buhay ng isang tao. Matatamis ang bunga ng deadly nightshade, subalit ang pagkain ng labis nito ay pwedeng magdudulot ng kapahamakan sa tao. Sa katunayan, ang pagkain ng dalawang piraso ng bunga nito, ay sapat nang mabawian ng buhay ang isang bata. Ang mga sintomas, kapag ang isang tao, ay nakakain ng kahit anumang parte ng halamang ito, ay ang panlalabo ng paningin, pananakit ng ulo, hirap makapagsalita, hallucinations, convulsion, at kalaunan ay ang kamatayan. At yun ang kabuuhan ng ating video. Sana po ay may natutunan tayo sa video na ito. Please share your comments din po dyan sa comment section. At kapag bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon para ma-update ka sa mga bagong labas nating videos. Maraming salamat!